Ako nga pala si Dr. Rene Santiago, Center Chief ng National Swine and Poultry Research and Development Center under ng Bureau of Animal Industry. Ito ay matatagpuan dito sa Barangay Lagalag, Chaong, Quezon. So ang farm po ay na-establish 1995 pa at ngayon nga po nagko-concentrate ang ating center sa pag-aalaga ng mga native animals. Particularly na nga po itong itik natin. So ang ducks po sa Pilipinas ay inaalagaan basically for the production ng balut at salted egg, no? So doon nakilala yung itik natin. At pangalawa ito sa manok na pwede natin pagkunan ng itlog at saka karne mula sa poultry. Marami na rin nag-aalaga nito at meron nga tayong tinatawag na mga backyard at saka mga commercial raisers. So yung mga backyard nasa pag-ala lang yon at saka yung nasa commercial naka-confine na po sila. So ang pag-aalaga ng itik natin ay siguro masasabi natin na isa na siyang industriya. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Ang center nga po ay isa sa napagbigyan ng pag-aaral tungkol sa itik natin. So sa pamamagitan nga po ng pondo na naibigay ng DOST P-Card noong 2012 ay nabigyan natin ng pansin kung paano pa natin mapapaunlad yung pag-produksyon ng itlog at produksyon na rin ng pag-aalaga ng itik sa atin. So noong 2012, nag-start po tayo na tingnan kung paano pa natin mapaparami yung itik natin, paano mapapaganda yung kanyang produksyon sa pamamagitan ng maayos na pagpili at pagpapalahi nito. So una po ang lahi ng itik natin ay makikita natin na siya ay isang egg type duck, no? So basically kaya nga po natin siya pinapaayos para sa produksyon ng itlog na ginagawa natin balut at salted egg. So pinili po natin siya ng purify natin siya at pinili natin ano yung may mga katamtamang laki o bigat at saka po yung may magandang produksyon ng log. So ang lahi po ng itik natin ay masasabi natin na isa siya sa magandang potential kasi nga po yung kanyang iniitlog ay para sa angkop doon sa produkto na sinasabi natin balut. So pinili po natin sila sa pamamagitan ng lahi at saka yung pagdami ng itlog. Ang itik nga natin ay paitlogin, so ang isang itik, ang isang breeder na itik ay kaya niya mangitlog ng around 250 eggs in a year, no? So kung maganda po ang produksyon, ito ay lumalampas pa rito hanggang 280. Ang maganda po dito sa itik natin, isa siya sa may pinakamalaking itlog na kayang ano, kumpara doon sa mga ibang lahi ng itik. Kasi nga po siya ay nasa produkto ng balut, which is tayo, ang gusto nating bilhin ay yung may malalaking balut. So maganda po dito, maliit din ang katawan niya, no? Na halimbawa natin sa layer type na manok, na white leghorn, ano, maliit ang katawan pero marami siyang mangitlog at marami siyang malalaki yung itlog niya at marami siyang mangitlog. So ang isang itik po natin ay kayang mangitlog ng 250 at kaya niyang mag-produce din ng mga breeders para sa production ng seho kasi may similya siya at pwede niyang paramihin. Sa pag-develop natin ng itik Pinas ng 2012, nakapaggawa po tayo ng mga purong lahi tulad ng itik Pinas Itim at itik Pinas sa Kaki. So ang maganda po rito sa dalawa na to, nakikita natin physically sa kanila yung characteristic na yon. So pag binread mo yung itik Pinas Itim, lalaki, babae, 100% po yun na yung characteristic niya. Itim siya, maliit ang katawan,
marami siyang mag-itlog, around 250. May, ang bigat niya at 16 weeks, around 1.1 to 1.2 kilogram. Ito yung babae. Kung makita mo, halos pareho yung kulay niya hanggang sa katawan, saka sa ulo. Kumpara sa lalaki, medyo dark ito. Tapos itim yung kanyang beak. Maingay siya. Para lang daw sa bahay. Ang mga babae, maingay. Ang lalaki, medyo malat. Yun. Tapos, ayan, yung plumage niya, ganyan ang kulay. Ito, medyo lugo na siya. Medyo hindi na gano'ng maganda yung balahibo. Pero yung common. Medyo parang barred na ano yung dibdib niya. Pero yung katawan niya, ayan. Yung kanina, hindi ko pala na ano. Yung yellowish ito, medyo greenish. Ang paa niya. So, yung body weight niya, 1.1 to 1.3 kilos. 16 weeks old. So, sa mga farmers naman natin, hindi na kailangan mamili eh. Pag nabigay sa'yo yung breed na yan, continuous, i-produce mo na lang. Itik Pinas Khaki naman, isang puro din po ito. Kulay khaki talaga ang kulay niya. Pag binreed mo siya, 100% din po na khaki na yung lalabas sa kanya. So, maliit ang katawan, marami rin siya mga itlog, at malalaki rin po yung napoproduce niyang itlog. So, ito yung khaki natin na pure. No? Makita niyo, medyo dark green or brown yung ulo niya. Tapos ito talaga khaki, na khaki yan. Ito lalaki to. So, madilig yung beak niya, medyo light ang kulay kumpara dun sa mga babae. Yung plumage niya, kakaiba talaga dun sa iba. So, kung binread mo yung ganitong lalaki at saka ganyan na babae, 100% ganyan na itsura nila. Yung body weight niya, tinignan natin, 16 weeks. 16 weeks, pinasok natin sa lalaki, 1.1 to 1.35 kilos. So, pagka na ano mo na yon, yun na yung susunod mo na iseset dito. Kasi breeder to, ginawa natin na 1:5. Isang lalaki, limang babae. Pero sa commercial scale, 1:10 ginagawa nila. Kasi ang lalaki naman, di nang itlog. Babae na, kailan siyang kain. Pero kasi ang product natin, balot, kailangan natin ay may similya. So kung wala lalaki, wala similya. So ginagawa namin dyan kasi minimaintain namin yung families. Para medyo makontrol namin yung breeding. So meaning, pinagpapalit-palit lang namin yung lalaki, babae dyan. So meaning ito, magkakapatid na yung anak niya. Hahanap kami doon, next generation, hahanap kami doon sa ibang family ng lalaki na iko-combine siya. So kaya medyo makontrol mo yung breeding. At dito rin po sa proyekto natin na pag-develop ng Itik Pinas, nakagawa po tayo ng crossbred line. Ano? Ang maganda po rito, halos pareho o higit sa kanyang mga magulang yung production niya ng itlog. So pag kumamit ka ng itim na babae na Itik Pinas at kinasta mo sa lalaki na khaki, makakaproduce ka ng Itik Pinas kayo manggi, no? Ang maganda po rito at day old, makikita mo na po sa kanya, no? Day old sa feathers niya, ang lahat ng anak niya na brown ay babae at ang lahat ng anak nila na itim ay lalaki. Ang kiniklaim po ng programa natin, ng project, ay more than 98% accuracy po pagdating doon sa sexing ng feather color at down feather color at day old. Ano? So, hindi mo na kailangan yung cloacal sexing. So, pag pinaitlog mo po itong Itik Pinas kayo manggi, ay maganda po yung production niya. Maabot din ng 250 to 280 eggs per year per head. Ano, sa loob na isang taon na pangitlog, nag-iitlog siya at 4.5 months, ano, ng edad, nag-i-start na siya mag-lay. Magagamit mo siya 1 year to 1.5 years ng pangitlog. Malalaki yung itlog at may body weight siya na around 1.1 to 1.2 kilograms. So, ideal po yon para sa isang paitloging itik. So, patuloy po yung minimaintain yan sa Chaong Quezon. So, yung pure na itim, Itik Pinas Itim, at Itik Pinas Khaki. Ang mga seho na nabibili natin usually sa mga pisaan ay nakasexing na to. So, meaning, ang mga babae na to ay binibigyan na lang ng mga akmang lalaki. Kasi ang lalaki naman, din na natin na magagamit sa paitlugin. So, usually, ang nabibili natin, sa dalawang lalaki, may 10 babae o 1:5, isang lalaki sa 5 babae
na nabibili nating seho, parang reserba na yon. Hanggang makarating tayo sa Dumalaga, na 1:10 na lang yung mga lalaki natin. So, yan naman po ay ginagawa na sa pisaan yung pagse-sexing. Sa itik, ito paitlogin talaga. Kailangan natin malaman ang babae at lalaki. So, magandang malaman na ang ating mga itik ay makita natin sa siso pa lang kung babae sila lalaki. Kasi ang babae lang ang nangingitlog, ang lalaki ginagamit lang natin pang breed sa kanya para ma-fertile siya. So dito, gagamit tayo ng itik pinaskaki, no? Malalaman natin sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang kloaka o kaya puwerta kung alin yung babae at lalaki. So dito, the demo ni Alvin, no? So titingnan natin sa puwerta, so, itik pinaskaki, so, kung babae at lalaki. So, ito po ay babae. Yeah. Kasi wala po siya yung puntil po dito sa mga. So hiwa lang ang makikita mo. Wala siya yung penis o yung kanyang ari ng lalaki. So sa puwit siya. So pwede mo, day old makikita na rin nila yan. Ito naman po yung lalaki. Meron po siyang puwit. Turo mo. Isa yung baba. Ito po. So, malaman mo kung babae o lalaki. Kumisan, sabi nila, yung kwak-kwak lang, madinig mo na eh. Parang malat, lalaki. Yung matinis, babae yan. Ito yung babae. Ayan yung lalaki. Kita ba? Kita ba? Tapos matinis nga yung boses ng lalaki, ng babae. Ayan, medyo malat. Sa pabahay naman po ng itik, ito po yung mga kailangan ninyong malaman. Yung lokasyon niya ay malayo din sa mga residential. Kung sa Manok at sa Baboy, ang problema natin ay amoy. Ang itik hindi gano. Pero ang problema sa kanya, maingay. Maingay ang itik pag gutom, so medyo nakakabulahaw. So talaga medyo isolated siya, remote area, so sa malayong sa barangay natin maitatayo o sa mga agricultural zone sa ating mga bayan. Ang itik naman hindi siya ganong malangaw. May kaunting amoy siya kumpara doon sa mga baboy at saka sa chicken natin. So medyo kailangan niya ng tubig. Basically, ang ating itik ay waterfowl. So, mas nakokontrol niya ang body temperature pagka nakakapaligo siya. So, ito yung sample lang ng housing natin. Ang itik, required lang siya ng shed. No? We use yung GI pipe, tapos ilang mga GI pipe para sa mga post. Pero yun, nakapatong sa mga concrete. So, maganda sa itik sa gabi, kasi gabi sila nangingitlog, dapat walang abala, dapat pailibot ng tabing. No? Pwedeng gumamit ng GI o dito concrete, no? Para hindi na nakikita yung labas. Ang mga problema dyan pagka nangingitlog sila at nakakita ng ahas, aso, o kaya ibang mga hayop na bubulabog sila. So, nakaka-apekto sa pag-itlog. So, ito shed type. May kaunti lang monitor, semi-monitor sa itaas para natatanggal yung init. So, medyo mataas, mas okay, maliwanag dapat yung kulungan. Tapos ito kasi experimental pen, no? May mga division, pero ito pwedeng wala ng division kung commercial scale. Meron siyang portion na may bubong at may portion siya na may range, ano, yung open lang. Pag naulan, itong loob ng bahay dapat hindi na siya concrete, ano, para yung dumi nila tsaka tubig nagsisink siya sa ilalim. So ipa lang po 'yan. Lupa tapos ipa. Pero yung nasa range po para hindi maputik na pwedeng maulan ay dapat concrete. Tapos meron po siyang pond, ano? Yung pond. Ang ginagawa namin pond, mga 3 feet lang yung lapad, mga 6 inches lang ang lalim, no? Tapos may source ng tubig na na-drip, tapos may overflow lang doon para laging malinis, ano? Pag gusto nila maligo at source na rin ng tubig nila, ay eh, pwede na rin siyang magamit. So, meron lang siyang daanan para doon lang, and then, ipa.
Then dito sila nangingitlog sa gabi, no? Safe sila, hindi sila nabubulabog, no? So concrete palibot, no? Tapos ayun, yun nga pala sa, dahil ngayon sa problem with mga sakit, no? Nilagyan na namin ng protective na bird proofing ba tawag doon, net, no? Palibot ng building para hindi na sila napapasok ng mga ibon, no? Na pwede maglagay ng sakit. May mga nat drip-drip para malinis lagi. No, itong loob na to ay hindi siya sementado. Pinapatungan lang natin ng ipa. So, dito sa atin, nilalagyan natin ng range dyan sa labas. Tapos, nandoon na rin yung water pond niya, no? Na pwede maligo ang mga itik para malinis yung balahibo. Pag mainit, nandyan sila. Sa gabi lang naman nangingitlog sila. Usually, dito sila sa tuyo nangingitlog. So, concrete floors yung range natin na may drainage siya, slanted siya. Para naturally, madali siyang malinis. Yun ding ano natin, yung pond natin, mga 6 inches lang ang lalim niyan, mga 3 feet ang lapad, depende sa haba. Tapos may overflow lang, may na drip-drip lang sa dulo. Mas komportable yung mga itik, kahit mainit, magligo lang sila dyan. May itlogan sila, natuyo, para hindi nadudumihan ng itlog. So, mahalaga yon sa mga itik natin dahil nga pagka madumi yung itlog, no? Ang mga mamimili ng itlog ay nilalagay siya sa reject. So, hindi na maganda, mas mura. So, may pathway tayo sa gitna para madadala natin yung gamit, pagkain, maglilinis, no? Para madali din for the maintenance ng mga hayop natin. So, ma-prevent natin, bali dito lang natin nilalagay ang feeds. Yan. Lalagay lang natin dito, hindi na tayo papasok doon sa loob. So, mas madali na tayo makapagdala ng sakit. So, dapat malamig. So, gumamit tayo ng mga semi-monitor sa itaas, no? Para yung init lumalabas, no? So, medyo kailangan natin yan ngayon. Umiinit na yung panahon natin. So, dito, ideal, ang kulungan natin, mga 2.5 to 3 square feet per head, no? Sa isang square meter, mga 6 to 7 heads ang nilalagay natin per square meter. Ang mga uri ng kagamitan sa bahay natin, siyempre, yung mga pakainan, ano? Pag mga grower, ang ginagamit nila talaga ay mga tawag nila feeding trough na pahaba lang, mga biniyak na PVC. Pwede nga yung mga hollow block din na lalagyan ng pagkain. Ano? So kasi ang itik medyo ano sila eh, lapad ang ano, pagka hindi tulad ng manok, iniisa-isa nila yung butil. Ang itik, pagka tumukang ganon, ay tumatapon. So madalaming nawe-wastage. Ano? So, yan yung itik pinas itim na puro. Ginagamitan natin ng ano, ng starter. Ad libitum sila para mas ma-control natin yung ano niya, body weight. Pagka habang brooding stage. Ma-maximize natin yung paglaki. So, sila kinikip dyan mga hanggang 1 month. Tapos, ayun, pwede na sila ilipat sa grower. Dito sa farm natin ay more on confinement tayo, hindi tayo nagpapagala. No? So, from day old hanggang 5 months, 4 and a half months, nandito sila, and then lalagay na lang sila sa layer cages pagka mangingitlog na sila. Medyo ang itik, kaya niya kumain ng 12 kilos hanggang 4 and a half to 5 months. 12 kilos na commercial feeds. Kaya medyo magastos. Kaya yung ibang mga farmers natin, they rather prepare na lang na ipagala sila. Kaya lang nga, the problem ngayon ng risk ng avian influenza, risk na rin pag-transport, medyo nahirapan yung mga farmers natin. So siguro, baka kung medyo sa dako pa dyan, ma-encourage na natin yung mga farmers natin to confinement.
at sana mayroong commercially available na feeds na mura-mura naman. Kasi imagine, the 12 kilos is sa 30 pesos, mga 300 peso na yan. Medyo malaki-laki din. Kaya siguro, it's isa yun sa pwede pa natin pag ano yun dito sa ano. At ang maganda, kung naalagaan mo siya confinement, mas uniform ang kanyang development hanggang sa bago siya mangitlog. Dito sa farm, ginagamitan namin sila ng nipple drinker. Ini-install lang din namin yan using yung PVC pipe na 1/2. Tapos gamitan lang natin epoxy and then screw. Tapos elevated lang na ano, medyo mababa lang yung source ng tubig niya. Pag pinusti niya yun, nakakainom na sila dyan. Mas nakatitipid ang tubig, mas malinis ang tubig, at saka hindi nagpuputik yung beddings pagka using nipple. So mas ideal yon sa duckling. Gumagamit tayo ng lalagyan ng itlog, pugaran, yun po ay sa lapag lamang, ano? Kasi sa gabi. At saka ilaw na rin. Kung talagang madilim, dapat na-extend natin ng mga 1-2 oras sa hapon ang liwanag para kumakain pa sila. Ang mga itik po ay dapat nakakulong sa gabi para hindi nababasa yung mga itlog. No? So nakakulong sila doon sa may bubong kasi madaling araw sila nangingitlog between 3 hanggang 5 to 6 a.m. Para naman po sa pagkain at pagpapakain ng ating mga itik. Ang itik po natin ay paitlogin, so kailangan po muna siyang umabot ng 5 buwan bago siya mitlog. So alagaan natin siya from day old, mapisa ng starter feeds, ano? Nakakulong muna siya, ang tawag natin brooder doon, mga 1 month po siya atin siya alagaan, papakainin ng starter feeds. Ad libitum po yon. Mga hanggang 1.5, nakuha na niya yung body weight, dapat po ad libitum siya, maganda yung condition niya. Pag walaan ng 1.5, magpapalit na po tayo ng grower mass. So sa grower mass, dapat medyo mura. Ano? Kasi ang itik kumakain ng mga 80 to 140 grams per head per day. O hanggang sa 5 buwan niya, kakain siya ng mga 10 hanggang 12 kilong feeds. Ano? So kung puro po feeds ang gagamitin natin doon, hindi tayo magbibigay ng mga local feed resources. Medyo mataas po ang abutin ng ating mga dumalagang itik. So dito po, maganda lang po sa kanila sa panahon ng grower ay yun naman pong paliguan, ano? Kasi nagpapalit siya ng balahibo, dapat malamig din sa kanya. At saka nagdadagdag nga po tayo ng mga lokal na pakain para mas mabawas natin yung cost natin hanggang sa maging dumalaga. Sa pag-itlogin naman pong itik ay talagang bago siya mangitlog, mga 4.5 months, nagpapakain na tayo, dagdag na tayo ng laying pellet, ano? Duck layer pellet, ang tawag doon, DLP. Commercially available naman na po yun. Ad libitum po ang pinapakain nating pagkain sa itik. So automatic feeder na po yun. Ang itik po na dumalaga hanggang sa nangingitlog, kumakain siya average siguro, o range ng 120 to 140 grams per head per day. May average po siya na pag umiitlog, 135 grams per head per day. Hanggang doon lang po siya. Mas walang itlog, mas malakas siyang kumain kasi magpuproduce siya ng itlog. Pag medyo mataas na yung production niya, nasa range po siya ng 130 to 135 grams per head per day na duck layer pellet. Pwede po tayo mag-supplement sa panahon na yan ng grower at sa layer ng mga suso, no? Snail na available sa lake natin sa Laguna. Pwede rin po mga chinap ng mga leaves tulad ng Tricantera, Madre de Agua, o kaya yung azolla o kaya duckweed na pwede natin mga around 10 to 15% po ng total feeds, pwede po nating i-mix yon para medyo makabawas. At ang maganda po doon, medyo naka-improve po natin yung quality ng egg from eggshell to yolk color, at medyo sabi nila mas mabigat daw po pagka nagsusupplement tayo ng mga locally available na mga feeds. Eto, yung Tricantera, tinatry namin ma-dry, no? Kasi abundant nga ngayon, panahon ng tag-ulan. So, pwede tayong gumawa ng drying facilities o area, no? Mas maibak natin sila and then pwede nating i-supplement sa mga hayop natin, even sa itik nga, no? So, ito,
Medyo ang Tricantera kasi ano siya, moisture. So sa 10 kilong fresh, mga 2 kilos ang makukuha mo na dry. Yan. So depende sa panahon. Ngayon baka medyo mababa ang dry ano niya. Pero ito, it took you mga 3 days din bago siya maano. So gumagamit ka ng minito na ganitong drying para pag umuulan tatakip na lang. Hindi na siya i-harvest. So itatakip lang dito and then pag umaraw na uli, pwede na siya. And then pag na-dry na siya, maimbak mo siya ng matagalan, mas may huli round ka na supply ng mga forage o yung mga leaf meal na pag ito ay na-dry na. Ito duckweed to eh. Yung asola din, pwede, wala lang tayo sample ngayon. So, yung duckweed, pwede niyang supplement yan. Ang magandang quality niya is, una, dagdag tayo, naka-lessen tayo ng cost. Pangalawa, yung nutrient composition niya, medyo maganda, mataas no, protina niya. Tapos, palatable pa sa mga ducks. So, isa yan sa feed resources na pwedeng magamit. No? Maliban sa feeds, ano, sinusupplement natin yan. Ito, may mga pag-aaral na 10 grams nito per head per day na fresh, tinadtad lang, pwede nating pakain sa ducks natin. So, nakakadagdag tayo ng quality ng itlog, nagiging deep yellow yung yolk at saka tapapakapal. Kasi ang Tricantera, mataas ang protina niya at saka yung kanyang vitamins. So, mas na, at calcium, ayun. So, yung calcium, pampakapal lang ng shell ng egg natin, no? So duckweed, Tricantera, yung ibang mga farmers natin na malapit sa source ng mga snail sa bukid o kaya sa Laguna Lake, gumagamit pa rin sila, sabi nila mga 10 grams din yata per head para sa mga umiitlog na itik. Magandang gamitin yung Tricantera, duckweed, asola at saka itong suso natin, no, mga snail na available sa, locally available sa atin. So, kung makapagtanim tayo nito, very palatable din ito sa itik. Kinakain din nila. So, kumisang pag mala siyang itlog, mas marami siyang kumain kasi nga kailangan niya magbuo ng egg. Kung nasa peak naman siya, umabot lang mga 125 grams per head per day. So, mahalaga yon. Huwag nating kontrolin pag nangingitlog na yung mga itik. Kasi pag kinontrol mo yan, kukontrolin din ang production niya ng itlog. So, mas pag umiitlog siya, dapat ad libitum. Meaning, kung anong kaya niya ng kainin per day, dapat yun ang ibibigay natin para continuously mag-produce siya ng itlog. Ang itik natin ay kaya natin paitlogin mula ng siya mga itlog ng 5 months. Magagamit natin siya mga isang taon at isang taon kalahati. Pwede na natin siyang ikal noon after 1.5 years. Para mas efficient yung ating mga inalagaan. Kasi kung may edad na siya, medyo hindi na siya efficient na paitlogin. Kain lang siya ng kain. Pero yung chance niya na mangitlog ay medyo hindi na ganoon kaganda. Dito naman sa pag-aalaga mula seho, grower hanggang sa layer. So, unahin po natin yung sa seho o yung bagong pisa na itik. Sa unang araw po, dapat bago pa mapisa yung itlog, dapat nakaready na po yung brooder, no? Ito pong mga dati natin mga magsasakay, di na sila naglalagay ng painit, which is medyo may problema po yon dahil mula sa incubator na 37 degrees Fahrenheit o 100, ay pag lumabas sila at walang painit, ay nagdadagan-dagan sila. So, kahit po siguro mga 1 week na continuously may incandescent bulb po na inilalagay o 1 watt per bird, ay mas nakakatulong po na pag malamig, nakagala pa rin yung mga seho, kumakain sila, umiinom, mas ma-reach nila agad yung pagkain. Kahit gabi makikita nila, so kain lang silang kain, mas mabilis po silang lalaki. So, nakahanda po dapat yung brooder natin na may sapin na ipa o dayami. Tapos, may pagkain na starter feeds, may ilaw na incandescent bulb. Tapos, pwede po tayong gumamit ng mga walls, no? Yung GI sheet lang po, hatiin lang po natin yon and then i-circle natin. Magagamit na po natin yon na brooder. Hindi naman po lumilipad yung ating mga seho.
So yun po yung maganda, we call them brooder guard, ano, brooder guard, na kukulob pa natin yung init at saka na-maintain natin yung tuyo, yung palibot ng mga brooder natin. Ang isang square meter po kaya niyang lumaman ng mga 30 to 40 heads ng seho. Ang mga gawain po sa brooder natin, siguro araw-araw na, so kung napisa na po siya at nakalagay na sa brooder, dapat lagi nating lilinisin yung pakainan, painuman, maglalagay na sa pinaipa o dayami araw-araw, tanggalin natin yung mga basang litter, at siguro nakita natin, ma-observe natin yung kondisyon ng mga itik natin araw-araw. Ialis natin yung mahihina, at kung nakikita natin na kulang yung pagkain, dadagdagan natin araw-araw. So i-record lang po natin siguro yung mga kondisyon na nakikita natin. Kung naglagay tayo ng gamot, may nakita tayong sakit o iba pang hindi pangkaraniwan na pangyayari, pwede nating i-record. So mahalaga po yon para malapan natin yung kondisyon ng ating mga seho. Sa palakihin naman na itik, ano, ang pag-aalaga nito, kadalasan ngayon ang pangkaraniwang dumalaga natin o grower ay inaalagaan sa pagalang pamamaraan. Ano? Una, para nakakatipid ang mga farmers natin at mura nila na ibebenta. Pero nga dahil ngayon sa problema natin with sa mga bagong sakit, no, avian influenza, tapos medyo ang mga bukid ngayon ay palagi nang ginagamit, ano, dati isang ani lang sa taon, ngayon dalawa na hanggang tatlo, mas nare-recommenda natin ngayon na mag-confine na lang from day old hanggang sa maging dumalaga ito. Ano ba yung kahalagahan na nakikita natin sa confinement ng seho hanggang sa dumalaga? Naiwasan ng pagkawala, ano? Kasi kuminsan may na-experience tayo na balikbayan, napapalitan yung mga itik natin pag dumalaga na, ano? Yung balikbayan is nagamit na siya ng isang taon, nilagay sa bukid, isinama doon sa mga bata, ibinenta pa rin ng dumalaga, which is hindi na po maganda yon. Naiwasan din yung pagkamatay, ano? Kuminsan nagpapagala tayo ng 2,000 ang natitira na lang sa atin, 1,000 o kaya 1,500. Madaling alagaan ng mga itik, hindi siya sakitin at medyo malakas siya ang resistensya. Madaling ibigay ang mga kailangan natin. Kung medyo payat sila sa confinement, pwede mong dagdagan ng pagkain. Madaling maglinis ng mga ng tubig, ano? Mas marami ang bilang ng dumalagang na sasampas sa pabahay, sa bahay ng paitlugin. Halos pare-pareho ang laki, yun yung maganda ron. Ano? Pagka pare-pareho yung laki ng itik mo pag dumalaga, ibig sabihin pare-pareho silang mangingitlog at magpuproduce ng magandang porsyento. At mga kalamidad, ano? Kung nakakulong sila, mas madali mo silang maaalagaan, ano? Kesa sa pagala na pamamaraan. Ang paitluging itik, ito yung pinakamahalaga kasi nga ang itik natin ay yun ang major product. So ang paitlugin ay nangyayari, 4 and a half, nag-start na siya mangitlog hanggang 1 taon o mahigit 1 taon mo magagamit siya nangitlog. Dapat ang itik natin ay handa. Kung walang 1 kilo, wag natin paitlugin kasi sasabog ang puwit niyan. Ano, we call it prolapse. So, ang paitlugin ay dapat ad libitum na yung pakain niya. Wag mong tipirin kasi titipirin ka rin sa itlog. Ang pulot ng itlog ay dapat isa o dalawang beses, ano? Sa umaga, pagliwanag, dapat pulutin na lahat. Unahin muna yung nasa labas para hindi na madumihan. And then, may mga pugad naman yan at doon ilalagay. So, ilalagay yung mga itlog sa tray. Yung mga may dumi ay hiwalay na para hindi na makahawa sa ibang itlog. Linisin yung paligid at ayun, maglagay uli ng sapin at pwede nang pawalan uli ang itik sa pagalaan pagkatapos ng pagpulot ng itlog. Para naman po sa kalusugan ng ating mga itik, ang itik natin ay nabanggit ko nga na matibay siya, no? Madali niyang malakas ang katawan niya sa laban sa mga sakit, no? Pero siyempre sa umpisa pa lang dapat bibili tayo ng malusog na, no? Huwag tayong bumili ng mahihina ng mga seho o kaya dumalaga para ma-ensure natin na tama yung ating alagaan, no? So dapat yung mga itik natin laging nasa malinis na lugar, dapat hindi mainit ang kulungan para mas komportable sila, kumakain sila ng maayos at umiinom.
Sabi ko nga may ano sila, may paano mo makikita yung malusog na itik? Ang balahibo niya ay makintab, ano? Hindi sabog, ano? Hindi lugon, ano? Tapos malusog at pantay-pantay o pare-pareho yung laki nila o itsura. Ang native na itik natin ngayon, wala pang nire-recommend na vaccination program at of now, ano? So, ibig sabihin, wala pa tayong pwedeng ibakuna dyan. Kung pwede siguro, bigyan natin sila ng vitamins, especially during stress na panahon, para mas mapanatili natin mga multivitamins sa tubig, mas napapanatili natin yung kanilang gana sa pagkain, gana ng katawan, at para mapaging patuloy yung kalusugan at pag-iwas natin sa mga sakit na pwedeng dumapo sa ating mga itikan. Kasama sa pagpapalahi ng itik, yung tamang pagpili, ano? Pagpili sa seho, pagpili sa dumalaga, no? Yung dumalaga talagang dapat doon magaling tayong pumili, kasi doon makikita natin kung mangingitlog ba ang itik o hindi, ano? Sa 10 itik na nabili natin, eh dapat naman yun 10 talaga yung inaasahan nating mag-iitlog, ano? So dapat piliin natin maganda yung lahi niya una, maganda yung pinagmulan niya. Isang mahalaga yata yung tama yung edad, ano? Kasi kung minsan hindi natin nakukuha yung tamang edad. May edad na pala yung nakuha natin, o kaya bata pa, marami pa ang ubusin nating feeds bago siya mangitlog. So yung tamang pagpili sa itsura, pagpili ng kulay para doon sa mga itik Pinas, kung puro ba siya o crossbred na. So dapat walang mga discharge sa puwet o kaya doon sa kanyang ilong o kaya sa bibig. So dapat makintab yung balahibo niya at tama yung body conformation niya. Dapat pag dumalaga siya, mga more than 1 kilo na siya, no? Sa 10 binili natin, kung tinimbang natin, kalahati niyan ay kulang sa 1 kilo, marami pa yung uubusin natin na feeds bago siya mangitlog. So dapat maging maingat tayo at mas susi nating pipiliin yung ating mga itik na aalagaan. Para po sa gastos at kita sa pag-aalaga, may nakwenta na po kami nito, yung para sa 100 ulong itik na alaga natin. Kinuwenta na namin na papakainin natin to ng feeds, ano? Sa aming pagkwenta, may gastos ka dun sa pabahay, mga sa taon na to na ginagawa namin to, 2023, ano? Nakita namin na ang pabahay na nagagastos natin, mga nasa 20,000, may mga pakainan tayo, may egg tray, egg crates, ano, mga halos 2,000 yung magagastos natin. Ang pagkain natin, na, pagkain, yung itik natin ay kakain nga. Kakain siya ng 135 grams per head per day. So may kasama na po yun na mga painuman at saka yung pakainan. So sa buong gastos po, mga 140,000 ang gagastosin natin sa loob ng isang taon. At inaasahan naman natin sa tamang pagitlog at 70% egg production, 90% ng kanyang itlog pupunta sa good, yung 10% sa reject, aabot po tayo ng 173,000 na total sale. So kung ima-minus po natin yon, 182,000, kabuang gastos po ay 139,000, ang kabuang kita po ay 182,000. I-minus po natin yon, meron tayong net income na 43,000. Hindi na po natin sinama yung labor dahil backyard lang naman po yon. I-divide natin yung 43,000 into 12, mga around 3,500 ang additional income ng farmers natin na nag-aalaga ng 100 ulo, nagbebenta siya ng itlog sa gumagawa ng balot o kaya itlog na maalat. Pero kung naglagay nga po tayo ng value adding, gawin na natin ang balot, medyo mahirap gawain yan. Yung pong itlog na ipoproduce natin, ano, sa ng 100 ulong itik, ay ginawa pa nating itlog na maalat o salted egg. At binenta natin ng 12 peso yung good and then 8 peso yung reject. Sa total gastos po natin na 25,000 paggawa ng itlog na maalat plus 139,000 sa pag-aalaga ng itik, mas kikita po tayo ng 131,830, ano,
Around 10,985 po ang kita kada buwan ng farmers, no, with value adding kumpara sa 3,500 na kita kung nagbebenta lang tayo ng fresh egg para sa balut and salted egg. So, value adding, nakakadagdag po tayo ng kita sa ating mga nag-aalaga ng itik. So, ito pong computation na to ay sa para sa 100 ulong itik na inaalagaan sa backyard ng ating mga farmers na may palayan siya na napapagalaan. At ito nga pong mula sa 3,500 na kita kada buwan, dagdag kita sa farmers natin. Kung gagawa siya ng itog na maalat na bebenta niya diretso, ay mas kikita siya ng 10,900, ano, kumpara sa 3,500. At ito nga po ay sa maliitan lamang, no, 100. So, meron po tayong mga farmers na mga nag-adapt na po ng itik Pinas na nag-aalaga sila, even sa breeder, na pag ikaw may alagang 2,000 ulong itik, base po sa kwenta namin, all in, may labor na po doon, pati feeds na rin po yun. Kumikita ang farmers natin sa pagbebenta ng itlog ng around 50 to 60,000 a month. No? Yun po ay para sa 2,000 ulo ng paitloging itik. So, ito po ay nakwenta namin nitong taon na to na 2023. Sa ngayon po, ang itik Pinas ay may na-identify na po tayo at talaga nagpo-produce na po ng mga breeders na pwede natin pagkuhanan. So, banggitin ko na rin dito, meron tayo sa Candelaria, si Caramon Marquez o ang Green Rose Duck Farm na meron siyang 80,000 heads na po ng breeders. Ano? Nagbebenta na rin po siya ng salted egg, seho, pati po fresh egg. Ano? Si Karen Ramos po sa Saragosa, Nueva Ecija, meron naman po siyang 18 to 20,000 na itik. Ano? Napatuloy siya. Maganda po yung pisaan niya. Nagagawa siya ng balot, itlog na maalat na rin. At nagbebenta rin po siya ng mga seho at saka breeders ng itik Pinas. Meron po tayo sa Trento, Agusan Sur. So, si Marvin Hinayon, no? Hinayon Duck Farm. So, sa Trento, Agusan po ay nag-produce na rin siya ng itik Pinas Cayumanggi. So, nag-maintain po siya ng itik Pinas Itim, itik Pinas Kaki, at ang end product niya ay yung seho ng Cayumanggi na nabebenta niya sa mga local racers sa parting Mindanao. Sa Davao, meron tayong breeders din. Ano? At patuloy po tayong mahanap. Ano? Ang DOSTP card, ang Bureau of Animal Industry po, yung center po natin sa Chaong Quezon, ay patuloy na nag-encourage pa na maging breeder farm o mag-alaga po ng itik Pinas para sa production ng fresh duck egg para gawing balut at salted egg. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.